kung hindi ka pa handa, maintindihan ko. Kung hindi mo ako mahal, iintindihin ko. Pero pipilitin ko pa rin na mahalin mo ako. Ngayon na ako nakadama ng ganito. Pero sa Belle, sigurado ako sa pag-ibig ito. Sa Belle, mahal kita! Isabel! Ano ba? Bastos! Kasal? Joling, hindi ka pa ba natuto sa dalawang lalaki na munti ka ng pakasalan? Nay, iba siya sa mga lalaki na kilala ko. Di pa paano mo naman nakilala itong Anton na ito? Driver po siya nung arabong amo ko. Ano namang meron ang Anton na ito at napagbago niya ang isip mo, ha? Ano yan? Pinagmahal mo dito! Nagsasabi mo! Itiwan mo nga ako! Iniligtas po niya ako dun sa kasamahan ko sa trabaho. Napakalaki po ng utang ng loob ko kay Anton. Mahal mo ba siya? Nagmahal na ako ng dalawang lalaki noon, Nay. Ano nangyari? Baka naman ngayon, ang kailangan kong lalaki ay yung puprotektahan ako at maninindigan para sa akin. Iyon ang klase ng ama na kailangan ni Isabel. Yung hinding-hindi kami iiwan kahit kailan. Iho, dediretsahin na kita, ha? Masyado ka naman yatang bata dito sa anak ko. Nalatong ka na ba? Na hindi na po importante sa amin ang edad ni Choleng. Ang mahalaga po sa amin, mahal namin ang isa't isa. Twinkle! Oo, bakit? Nakikita mo ba siya? Hindi. Ano ka ba? Hindi ka pa ba naaawa kay Dido? Uy, bakit? Nahihirapan din naman ako, ah. Alam mo, kahit makatakas ka dito sa school, pupuntahan ka pa rin niya sa bahay niyo. At malalaman ni Lola mo na nagpahalik ka, nalagot ka! Uy, anong nagpahalik? Nahalikan? Ikaw? As if di mo tayo si Dido, kaloka ka. Hindi nga pwede. Hindi pwede? Ipumayag ko nang dumalo sa bahay niyo siya lagi. Tapos pumayag ka din na maging partner mo siya sa JS Prom. Mukha namang hindi ka napipilitan na sumama sa kanya sa pamasyal sa tabing ilog, oh. Iba pa rin yun noon, iba pa rin yung ngayon. Dahil lang sa isang halik? Oo. Iba na yung nararamdaman ko dito, eh. Kaya lalayo na ako bago ko masaktan. Eh di, kausapin mo, sabihin mo ng harap-harapan na layuan ka na, ayaw mo na. Ang simple-simple lang, eh. Ay, pag hinanap niyo ako, sabihin mo, hindi mo nakita, ha? Oh, sige na, oo na, oo na. Hi, Dido! Twinkle! Oo? Oh. Nakita mo si Isabel? Hindi, eh. Ha? Isabel, alam ko nandyan ka. Hindi ako alis dito hanggat di ka pa lumalabas dyan. Isabel. Isabel, please, sabihin mo na sa akin kung anong gusto mo. Sabihin mo sa akin kung anong dapat ko gawin. Gagawin ko para na mapatawad mo ako. Kahit ano? Kahit ano, sabihin mo lang. Gagawin ko. Gusto ko, layuan mo na ako. Gusto ko, huwag mo na akong kausapin. Kalimutan na lang natin lahat. Ayaw na kitang kausapin. Manang Pearl. Yes, ma'am. Ilagay mo to sa vase. Dali mo sa altar. Sige pa.
Bored na bored na nga ako dito eh. Wala akong magawa, wala pa akong mapuntahan. Buti na lang, ilang araw lang kami dito. Di ba, Ale? Pagbalik ko dyan ah, magde-date tayong dalawa. Oo. Manang Pearl. Ma'am? Ito bang si Candido? May ginagawang mga kalokohan? Wala naman po. Hindi naman siya ginagabi sa pag-uwi. Minsan lang po yun, nung JS prom po nila. JS prom? Opo. La? Ah! Anak? La. Na-miss kita, anak. Nay! Nay, bakit hindi niyo ako sinabi na babalik ko kayo? Surprise ko sa'yo ito, anak. Talaga ho, Nay? Oo. Nay, hanggang kailan ko po kayo dito? Hindi na ako babalik ng Saudi, Isabel. Hindi na ako babalik doon. Talaga ho? Oo! Ay, anak. May papakilala pala ako sa'yo. Sandali lang. Anton. Isabel, siya si Anton. Siya magiging tatay mo. Ha? Dido, kailan ka pa natutong magsinungaling sa? Ma? Kailan ka pa natutong sumuway sa utos ko? Di ba sinabi ko na huwag ka nang umaten ng JS prom? Pero anong ginawa mo? Sorry, ma. Mag-sorry ka rin sa Diyos! Di ba sinabi sa Biblia, honor your father and mother? Kaya bukas, pumunta ka sa simbahan, mangumpisal ka and do your penance! Margaret, come on. Tama na yan. E teenager si Dido eh. Minsan lang silang maka-experience ng JS prom pagka kahit pa sa kanila yun. Sige na, Dido. Umasok na sa loob. Tatawag ako sa St. Martin Seminary. Pagbalik natin ng Manila, doon ka na tutuloy. Mabuti na hanggat maaga nalalayo ka kay Raymond. Hindi siya maganda impluensya sa'yo. Naku, Nay! Mas na-miss ko itong sarap-sarap. Teka muna, talaga bang walang karne sa Saudi? Nay, meron naman po, pero dun yun sa mga Pinoy na nagbebenta. Pero Nay, iba pa rin ang lasa ng karne doon, hindi kasi sariwa eh. Hindi ka tulad dito, ang sarap-sarap po. Tsaka na iba yung templo nyo dito eh. Parang yung karne, malinam na, matsaka ang lambot. O, teka muna, hinay-hinay sa taba ha. Masama sa puso yan. Oo, Nay. Ketsoling niya po sabihin niyan. Kasi sa kanya ko na po binigay yung puso ko. Ang baduy mo naman, Anton. Ano naman? Baduy? Nakaya naman kay Nay, no? Hindi, ako yan. Teka, sandali. Tapos ka na ba kumain? Nawalan ho ako ng gana, la. Nakakaumay. Isabel? Isabel! Ako na naman ang nasisi. Lagi na lang ako. Hindi ka pa nasanay kay Mama. Ang sabihin mo, si Mama, hindi sanay sa'yong gumagawa ka ng kalokohan. Eh, paano pa kaya kung nalaman niya may girlfriend ka na? Hindi ko girlfriend si Isabel. Kapag nagpari ka, hindi ka na talaga magkaka-girlfriend. Tol, ayaw mo naman talaga magpari, di ba? Ang ginagawa ko lang to dahil gusto ni Mama eh. Malabo yan, Tol. Malulungkot ka lang doon. At kapag nasa loob ka na, maingit ka lang sa akin. Dahil ako, I'm free to do whatever I want. Hindi naman ako sa kulungan pupunta, kundi sa seminaryo. Eh, di ba pares lang yun? Para sa akin, kapag napipilitan ka sa isang bagay, para ka na rin nakakulong. Hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Eh, kung diretsahin mo na kaya si Mama,
sabihin mo sa kanya na ayaw mo na pumasok ng seminaryo. Anak, may problema ka ba kay Anton, ha? Di ba, Sabel, dati pinangako ko sa'yo na ihahanap kita ng tatay? Anak, si Anton yun. Makakasalan niya ako, anak. Magiging buo ulit ang pamilya natin. Di ba yun naman ang gusto mo, anak? Ang magkaroon ng buong pamilya? Yung may tatay, yung may nanay. Pero, Nay, Nay, hindi ko naman ho sa tatay eh. Hindi naman importante kung totoong tatay mo siya o hindi. Ang importante, handa siya maging tatay mo. Hindi na ako mababalik sa tatay. Kalimutan mo na si Jimmy. Kalimutan mo na na siya ang tatay mo. Wala na siya sa buhay natin, anak. Si Anton, siya na ang tatay mo ngayon. Ang una magkasabi sa mama mo na hindi ka napapasok sa seminaryo. Hmm? Salamat pa, pero magbuna. Ayaw bigyan ng masama ng loob si mama eh. Eh, masasama ang loob niya kapag pumasok ka sa seminaryo at hindi mo naman itutuloy sa pagpapare. Diba, mas mabuti na yung hanggang maaga, eh, paalam mo sa kanya kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Malaki yung utang na loob ko kay mama at lolo. Hindi ko sana mga tunay na kapamilya, pero trinato nila ako ng mabuti. Kaya okay lang sa'yo na ikaw ang mahirapan. Kahit hindi ka masaya. Kayo pa, paano niya nagawa? Ano nagawa? Anong ibig mong sabihin? Diba, dahil sa utang na loob mo kay lolo, kaya ka nagpakasal kay mama? Tatutunan ko ng mahal ng mama mo. Pagkalipas ng maraming taon, nakasama ko si Margaret eh. Nalaman ko na siya ang babae para sa akin. At walang papantay sa pagmamahal niya sa akin. Natutunan ko ng mahalin si Margaret. Pero kailangan ko pang matutunan kung paano ka hindi mahalin, Choleng. O anak, papasok ka na ba? Sandali. Ibigay mo to kay Twinkle, ha? Para sa kanya yan, tsaka sa mga magulang niya. Ah, Sabel. Pupunta kami ngayon na nanay mo sa palengke. Gusto mo i-attend ka namin sa school? Hindi na po. Debali na lang ako. Hindi. Hatid ka na namin. Para hindi ka na mapagod. Doon din naman yung daan namin eh. Sige. Papa, see you. Okay, I'll see you. Ay, nako. Kung hindi lamang ako kailangan sa main office, mas gusto ko dito sa Santa Elena. Papa, mas kailangan ka ng kumpanya sa Manila. At ikaw, Jimmy, dito ka sa Santa Elena, ha? Okay, bye-bye. Bye, Papa. Dido, hindi ka papasok ngayon. Pero ma... Meron kang mas kailangan gawin. Sige po. Sabel! Sandali, sandali. Dagdag mo sa baon mo. Naku po, okay lang po. May hindi, baon hindi, na po. Hindi, okay lang. Sige na. Kunin mo na. Salamat po.
Joel! Yun naman yung tatay mo? Parang bata naman. Hoy, Jefferson. Ang luma na ng mga hirit mo. Bagubaguhin mo naman. Eh, bakit ko babaguhin? Eh, hanggang ngayon, wala pa rin yung pinagyayabang mong tatay mo, hoy! Hoy, singaw! Singaw pa rin ako, singaw! Bigon. Tapos ka na mag-confess? Yes, ma. Anong penance? Isang Our Father and isang Hail Mary po. Mag-rosaryo ka para siguradong mapatawad ka ng Diyos sa ginawa mong kasalanan. Andyan, may damit, may sapatos. At saka ito, ano yan? Cellphone. Patingnan naman! Dahan-dahan, baka malagyan ng tsokolate. Hindi. Ayos pala pag umaalis sa nanay mo, no? Madaming pasalubong sa'yo pagbalik. Hindi na daw siya alis, Twinkle, eh. Talaga? Eh di mas ayos yun! May tatay na ulit ako. Bumalik siya? Hindi. Bago. Ano yung replaceable tatay? Ewan ko ba? Papakasal na daw sila ni nanay. Ayan yung matagal mo nang hinihintay. Di mo ba naisip yan yung pangarap mo nung bata pa tayo? Tingnan mo, makukompleto na kayo, magkakatotoo na? Isa na lang ang problema mo. Si Dido. Parang hindi ko siya nakita ngayong araw, ah. Absent ba siya? Ewan ko dun. Pakikuba sa kanya. Ito na yung pwesto. Kailangan mong bayaran ng 50,000 yan. Tapos, sa'yo ng 2 taon. Kailangan araw-araw, magbibigay ka ng 200 para sa Association Diyos. Aling Joanna, hindi mo ba parang ang kinamanong 200 araw-araw? Eh, buko pa lang mo ibibenta namin. Baka naman hindi na kami kumita niyan. Oh, Julie, ganun talaga ang presyo dito. Lumalabas, 6,000 taman ang binabayad mo sa renta. Siguro para masulit natin yung tindahan, baka hindi tayo magbenta ng iba. Tulad ng kakanin, suman, puto, kalamay. Oo, sige ho, Aling Joanna. Pag-uusapan po muna namin mag-asawa. Ito yung draft ng kontrata. Pag-aralan nyo rin. Salamat po. Okay, thank you. Salamat po. Ay! Ano ba yan? Dila? Anton! Baba! Anton! Halika na, halika na. Choling, pasok sa owner. Sige na. Hindi, okay lang hindi, naman okay ako lang, eh. Kasabi ko na. Sige na, okay na. Sa susunod, bago ko matras, titignan mo kung may aatrasan ka. Ha? Opo, sir. Pasensya na po. Hindi ko kayo napansin, eh. Sir, pasensya na. Saktan ba kayo? Hindi ako yung misis ko. Saktan ba yung misis mo? Kasi mag-iingat ka. Sir, pasensya na. Hindi ko talaga napansin sa likod, sir. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya on.